Hey guys, good morning and welcome to another episode of the Hashtag Red Vlog. So yung goal natin today ay meet si Meg, kagaya na sinabi ko last vlog. Grabe, late na kami nagising. Nagising kami around 8:30 a.m. Nag-alarm kami ng 5:30 pero ayun, hindi kami nagising. It's currently 9:30 a.m. na. And tara, alis na muna tayo ngayon kasi si Meg papunta na rin siya doon. Doon kami magkikita sa Shinjuku Station. So ayun, update ko kayo later guys. So we arrived here at Shinjuku Station guys. Iniintay lang namin si Meg, kakasakay lang daw niya. So it will take her about 35 minutes to go here. Kaya papunta muna tayo dun sa taas kasi may nakita akong location dun na maganda sa labas ng Shinjuku Station. And I picture muna tayo habang wala si Meg. So we got out dun sa E7 na exit and ito siya guys, pakita ko sa inyo. So yan yung landmark nyo, yung parang luminous. Tapos ayun, ayun yung parang replica ng famous na attraction sa Paris. Sinihingal ako, grabe. So nakapag-picture na kami doon sa may, hindi ko kasi alam na yung pronunciation nun, Louvre ba? Louvre. Basta yun, nakapag-picture na kami doon, tapos nakita kami ng magagandang cherry blossom trees dito, tingnan nyo. Merong Lush Cosmetics, oh, tapos ayun yung sinasabi ko sa inyo na cherry blossoms, ang ganda. Ang ganda, sobrang baby pink ng kulay ng mga cherry blossoms na to. So ayun, nag-chat na si Meg guys and papunta na kami dun sa main station ng Shinjuku. Nandun na siya. So tara, puntahan natin siya. Diyos mio guys, hindi kami magkahanap pa. Napakalaki ng Shinjuku Station. Nasa kabila yata siya eh. So lumabas muna kami, hindi kami magkakitaan. Sabi ko lumabas na lang muna siya. And ayun, nakakatawa dito. Meron silang mga kalapati parang sa Rome. Parang dun sa Kuala Lumpur. Bugawin natin sila guys. Oh, hindi sila natitinag ha. In fairness sa kanila. Sa iba ba kami mismo nun? May Gucci. Oh, nakikita kay Gucci. Pati kalapate. Ayun. Hi, Besh. So, naghanap muna kaming kainan, guys. Ayan si Nego. Nakasama natin yan sa Burak. Burak ay tayo wala, no? Naghahanap kami ng McDo kasi wala na kaming pera. Nakita namin to, nanood ako ng mga vlogs. Tapos nakita ko yan yung isa na finiture dun eh. Nakalimutan ko ano to, pero red light district daw yan eh. Dito kami sa McDo guys, kain lang kami. Tapos ayun na si Meg, siya yung ano, anak ng ano hari dito sa Japan. Wala mo dito hari? Wala. Hindi naman sila ano. Presidente lang kayo. Emperor? Anak pala ng Emperor.
So nandito tayo ngayon sa Telecom Center Station. Dapat sa Ayumi kami, lumagpas kami ng isang station kasi si Meg at Ben, chikahan ng chikahan. Nag-adjust patuloy kami ng ticket ng TIG 70 ang isa. So ayun. Pero ayan, lakad na tayo ngayon papunta doon kay Gundam. Ay, meron din cherry blossom doon, no? Yun nga daw yung maganda, yung maputi-puti, yung mapink-pink daw, hindi daw yun yung magandang cherry blossom. Diba? Yung maputi yung sakura, diba? Ay, yung light lang. Yan? Hindi. Ayun. Hindi yan. Kung ano-ano lang, umilang yun. Nakakatawa dito, wala masyadong tao, no? Doon, marami. Guys, yung dalawa nagnanakaw ng cherry blossoms doon, oh. Oh, hindi ko kayo kilala, ha? Simple pa sila kung picture-picture pa kunwari ito, no? So, ayan na si Gundam, guys. Ay, nakatransform siya ngayon, oh. Yan yung itsura niya kapag nakatransform. Ayun na pa siya ganyan. Baliw, yan nga yung itsura niya pag nakatransform. Tingnan mo yung nasa ulo, dalawa na kulay yellow. Pag di siya nakatransform, naka-unicorn, iisa lang yun. Ang ganda ng mga tulips. Hindi ko alam kung tulips yan, guys. Pero yung mga bulaklak na yan, ang ganda nila, oh. Sakto pala, guys, kasi meron silang tulip festival sa March 29 hanggang March 30. Kaya meron palang mga tulips dito. Sobrang ganda ng mga bulaklak. Pero ayan, punta na tayo kay Gundam. Ayun na si Gundam, guys. Dito kami, pumasok kami sa loob nung pinaka parang mall sa may likod ni Gundam, guys. Eh, nahanap kami ng kainan kasi lunch time na, actually past lunch na nga. Hindi ko alam kung saan kami kakain. Nag-check kami ng mga store sa taas kaso hindi sila nakasale. Guys, nakahanap ako ng mask na gusto ko, yung black. Meron din pala silang gray, white, pink, and other colors. So, nandito kami sa Elk, New York, and ayan na sila, guys. Ang cute ng mga ano nila dito, oh. Yellow room, tapos doon merong mint green, tapos merong parang orange doon. Tapos tingnan nyo yung mga pader nila, meron silang ganyan, parang interactive something. Gumagalaw yung mga, ano. So, eto na yung pancake, guys. Sobrang fluffy niya, maalog-alog pa siya, oh. Grabe, sobrang bango niya. Matabang. So ito, guys, nakita namin yung Katsudon place. Di ko alam paano basahin yan, definitely. Pero ayun siya, guys. Double egg Katsudon. Tapos ayun, may kasama siyang rice. Tapos yung kay Meg. Ayan. Ganyan yung water nila dito, guys. Kapag pinindot nyo, merong lalabas na paper cup. Tapos, ayan, meron silang mga water refilling something. A few minutes later. Oo nga, medyo lumalamig. Anyway, ayun, papunta na kami ngayon dun sa US. Pupunta kami ng US. Saglit lang, guys. Flight na namin in a few minutes. Kaya update ko kayo pag nasa US na tayo. So ayan, medyo humahangin. Ang lamig na, guys. Biglang malumamig. So ayan na, guys. Nandito na tayo sa US. Finally, medyo may jet lag lang. Pero ayan na yung Statue of Liberty. Ayan na siya, guys. So ayun na siya, guys. Nakain na namin. Nakalimutan ko yung vlog. Ito yung ano, yung parang legit na original. Hindi ko gusto yung chocolate. Mas masarap yung ano, cheesecake. Kain natin yung matcha.
So, pinaka-okay yung classic na cheesecake, pangalawa yung matcha, pinaka hindi ko gusto yung chocolate. So ayan na nga, nandito tayo ngayon ulit sa Shinjuku Station. Supposedly pupunta kami ng Yayoi Kusama Museum. Apparently, sarado na pala siya. Ayan, ngayon lang kami nag-search. Paano si Meg? Diyos ko, daldal ng daldal. Pero ayun, sasama na lang ulit sa amin si Meg bukas. Tapos ayusin ko mamayang gabi yung itinerary natin for tomorrow. So abangan niyo yung vlog tomorrow. Pero since wala nga, hindi nga makakapag-Yayoi ngayon. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Bahala na, siguro mag-ikot-ikot na lang kami dito sa Shinjuku area. Gusto kong puntahan dito yung ano, yung $100 100 yen na store dito sa Shinjuku area. Tapos yung pinakamalaking Uniqlo nandito din. Tapos sa saan pa kasi yun? Basta yun, ikot-ikot na lang muna tayo dito sa Shinjuku. Tabi-tabi sila dito guys. Ayun, merong Gucci, merong ABC Mart, yun mga shoes daw yun. Dito sa BIC camera naman, mga gadgets camera. Ang dami. Dito muna tayo sa ABC Mart. Sabi ni Meg, marami daw mga shoes dito. Ayan, ito nga madami, may mga sales sila. If you're looking for shoes, this is one place na pwede nyong puntahan. Halo-halo na yung brands nila. May Converse, may Vans, may Nike, Adidas. So walang nagustuhan si Madam Meg doon. Yan yung Comeheo guys, para siyang ano, second hand na mga luxury items na store. Check natin kung meron tayong makikita doon. Anong problema ng vendo na to? Ba't ang taas niya? Ano, ayaw bawal magpabili sa akin, gano'n, hindi ko abot. Ayan yung mga second hand bags guys, meron dito mga Hermes, meron sa loob, meron mga Louis, Chanel, lahat ng mga gusto nyong brands, tapos almost half the price yung iba. Nakita namin guys yung Hotel Gracery, tapos ayun si Godzilla oh, ang creepy niya. Nakasilip siya dun. So naghahanap na lang kami ng Ichiran guys. And ayan, napunta kami dito kay Godzilla. Pinapalapit kami sa kanya. Yay! We finally found it! Ichiran! So ayun na guys, nandito na kami finally sa Ichiran. Bad trip, kain na kami guys. Meron pala siyang pila. So pila muna tayo habang pila niya. Nga pala guys, pwede kayong bumili ng instant ramen nila. Meron silang tinitinda na ganyan. Yung isang box ay merong limang packs. So, 2,000 yen yung isa. And parang lumalabas na 200 pesos yung isang piraso. So, medyo malapit na kami guys. Pero paalala lang, they don't allow saving a place in line for other customers. So, dapat sama-sama kayo. Tapos, ayan, nakalagay dito. Para siyang ride sa Disneyland. Nakalagay dito yung ano, waiting time. A few minutes later. Eto na guys, totoo na to. Tayo na. Tapos may susunod pa palang pila dyan eh, no? Ah, okay, waiting pa nga. Diyos ko, lakas ng gutom ni Meg guys. May pa extra noodles, meron pang half-boiled salted egg. So ayan, parang ride nga lang talaga sa Disneyland. After nyo umorder, meron na namang pila. Tapos ayan, bibigyan kayo ng ganito. Parang sa ramenagi lang, ilalagay nyo lang yung preference nyo. Yung noodles, kung gusto nyo ba firm or hindi. Tapos kung gusto nyo merong garlic na madami or whatnot. Ayun. So ayan, bali 25 seats lang pala ang meron dito sa Ichiran na to. So 25 na tao lang yung pwedeng kumain all at once. One eternity later. Ito na guys. So ayan yung itsura niya guys sa loob. Tapos dito tayo. Ayan na guys. A few minutes later. Ayan na, ibinigay na ni Kuya. Thank you. So ito yung in-order ko guys. Extra firm na noodles. Tapos merong egg and merong seaweed of course, favorite. Grabe, ang sarap nung amoy niya guys. Pero yung egg pala dito, ikaw yung magbabalat. Hindi kagaya sa ramenagi na nakabalat na. Kasi, ewan ko, para daw di nila mahawakan. So ayan, patapos na kami guys. And si Meg, nagsisimula lang siya ng round 2 niya. Gutom na gutom, may round 2 ng noodles. Full yung noodles niya guys ha. Sabi guys, busog na busog kami. Para kung masusok sa busog, ibang level, punong-puno yung chan ko. Ang dami ko pang nainom kasi na tubig kasi ang lamig. So magpababa muna tayo ng kinain guys kasi bigat talaga ng chan namin. Dadaan kami ng Don Quixote ulit. Tapos baka pumunta kami dun sa 100 yen store. So ayan, ang lamig din kasi kaya pasok muna tayo dito ng Don Quixote. Kung ano-ano yung mga tinda dito sa Don Quixote guys. Meron pa dito ano eh. Parang mga baliw yung mga hapon no. Kung ano kasi yung mga tinda nila. Ano ba silang dress na? Trump. Sino yan? Si Trump. Ah, si Trump. Merong baboy na mask. Merong. Ito maganda. Ano yan? Sino yan?
Si ano, ano kasi to? Pangalan kasi niya, nakalimutan. Ultraman, yun nakasulat to. O, diba kapag ano, kailangan niya ng mga ganito. May tinda silang mga champion, pero feel ko hindi legit eh. Oo, confirm talaga fake. Yan yung logo ng Ralph Lauren. So, ayun, wala kaming nakita doon kayo. Sabi kasi ni Meg, mahal daw doon compared doon sa Don Quixote sa Osaka. Eh, since pupunta naman tayo ng Osaka in 2 days, baka doon na lang kami mamili ng mga pangpasalubong. Pero ayun, naglalakad na kami ngayon papunta sa nearest subway station. Tapos, uwi na din kami. Total, magkikita din naman kami ulit nila Meg bukas. Bye, bukas na lang. Hoy, chat mo ko ah. Mag-isip ka ng pupuntahan. Bukod doon sa museum. Bye-bye! One eternity later. Yo, so ayun na nga at nakabalik na naman kami dito sa aming Airbnb probably about 3 to 4 hours ago. Yes, matagal na guys, nakaligo na ako, nakapagpalit na ng damit. And actually, ang tagal kasi nag-ayos kami ng luggage namin kasi tomorrow ng gabi pa naman actually pupunta na tayo ng Osaka. Grabe, sobrang struggle ng pag-aayos ng luggage namin kasi prior to going here, sobrang puno na agad ng luggage namin. Dami na naming napamili, so ang hirap pagkasahin. Actually, medyo marami pa kaming gamit na hindi nakalagay sa luggage. Bukas na lang namin sila tatapusin. Pero ayun na nga, nakasama namin si Meg kanina. Kung hindi kayo familiar sa kanya, siya yung nakasama natin sa vlog before. Siya yung dating member ng 2NE1. Yung screen name niya before was Dara or Sandara Park. And I'm just kidding guys, kamukha lang niya talaga si Dara. Pero ayun, dami namin napuntahan din kanina. Although may mga attractions na dapat pupuntahan kami na hindi namin napuntahan. Supposedly pupunta dapat kami ng Team Lab Borderless. That's one attraction na na-search ko before na sobrang gusto ko sana puntahan. It's kinda like Singapore's Art Science Museum. The problem is, hindi ako nag-search agad. I thought kagaya siya ng Singapore na pwede yung walk-ins. Apparently, hindi pala ganun. Hindi kami nag-book ahead of time and kanina nung mag-book na dapat kami, yung earliest date possible was March 29th. And that time, wala na kami. Nasa Pilipinas na kami. So, paano? So, that's one tip for you guys. If you're planning to go here to Japan, make sure you search about the attractions that you want to visit. Hindi namin yung nagawa kasi medyo naging chill-chill kami masyado. Pero ayun, kagaya nga ng Team Lab Borderless, hindi namin siya mapupuntahan. And yun, search nyo yung mga attractions kung kailangan ba mag-book kayo prior. Pero ayun, kung gusto nyo mag-Team Lab Borderless, maganda sana yun guys. Pero ayun, book nyo na lang siya agad. Tapos caution pala guys, dalawa yung Team Lab dito ha. Yung isa yung Team Lab Borderless and yung isa yung Team Lab Planet. Based sa aking research, mas maganda yung Borderless kaysa dun sa Planet. Kasi dun sa Planet, yung napuntahan nila David Kison na pinagubad pa sila ng shoes, tas medyo hassle. Ayun, nagpunta kami kanina ng Odaiba. Ang mahal pala pumunta dun guys kasi walang station na Tokyo Metro na pwedeng pumasok sa loob ng Odaiba. Meron pa kaming sinakena train na hindi pwede yung metro namin, so wala kaming choice pero bumili ng ticket going there. Pero ayun, sobrang surreal na nakita ko si Gundam kasi nung bata ako, yun talaga yung nakikita ko sa Japan. Dati naalala ko nung uso pa yung Friendster, yun yung naiingit ako pag nag-upload yung mga friends ko ng pictures nila sa Japan kapag nandun sila sa Gundam. Tapos sakto pa, meron sila kasing parang tulip festival. So, ang daming tulips dun kanina. Grabe, nagulat ako. Ang ganda ng mga photos namin kanina. Nakakatuwa. Medyo struggle lang magpa-picture dun sa isang attraction, yung Statue of Liberty. Daming tao, grabe. Tapos wala silang pakialam talaga kahit nakakocover ka nila dun sa mga photos. Wala talaga. So, kapag ka ganun, na pinophotobomb nila yung photo nyo, then i-photobomb nyo lang din yung photos nila. Gantihan lang yan, guys. I'm just kidding. Kapag ka ganun, pwede umanap ng spots na wala masyado nagpipicture in. And may mga certain spots naman na pwede kayo mag-picture na hindi masyadong matao. Pero kung dun lang talaga yung gusto nyong location, yung talagang perfect na location, maghintay na lang kayo, be patient, diba? Pupunta dapat kami sana nung parang One Piece something doon sa Odaiba din. Pero hindi naman kasi ako fan ng One Piece. So hindi rin fan yung si Ben tsaka si Meg. So ayun, hindi na lang kami pumunta. Pero malapit lang din yung dun sa Diversity kung saan nandun si Gundam. Ayun pa nga, hindi na naman kami nakapunta ng Yayoi Kusama Museum dahil nga hanggang 5:30 lang pala siya open. So bukas na lang kami pupunta doon. Hindi ko parang paano yung itinerary namin tomorrow. Pero definitely magiging chill-chill lang din yun. Siguro itutuloy ko na lang vlog na to. Or if not,
itutuloy ko na lang yung vlog na yun together with the following day. Ano ba yung mga tips na ma-share ko for this vlog? Siguro one tip, kasi nga dahil kanina sobrang late na namin nagising, siguro it's better if you'll set a time kung anong oras kayo dapat tulog na. Kasi kung magpupuyat kayo sobra, definitely hindi kayo magising ng maaga. Or if magising man kayo ng maaga, wala kayo dun sa perfect na parang state para mag-travel. Syempre kailangan na enough sleep para makakuha ng energy para sa pagta-travel and pag-walk around, diba? Another tip, kanina nung nagpunta kami ng Shinjuku area, nakita ko yung isang shoes na binili ko dun sa Harajuku. Nadaan kami sa Atmos, tapos nagulat ako nandun yung pair ng Nike na Harajuku exclusive na nabili ko, and nakakainis guys, mas mura siya dun. Siguro mas mura siya ng 700 pesos. Tapos may isang colorway na sobrang nagustuhan ko talaga. Black siya na parang merong dark green. Ang ganda nun, nakakainis. Visit talaga ako kanina. Pero okay lang din naman, kasi wala sila nung colorway na nabili ko. Pero ayun, kung bibili kayo ng shoes, mas mura dun sa Shinjuku. So dun na lang kayo bumili guys. Another tip is kapag meron kayong friend na imi-meet or kapag may someone kayo na pupuntahan at hindi kayo magkakitaan, pwede nyong gawin guys is mag-send kayo ng location sa isa't isa through the messenger app. Pero kung nasa subway kayo, huwag nyong gagawin yun guys. Ang gawin nyo, lumabas muna kayo sa area na talagang sa labas ng subways. Tapos humanap kayo ng attraction or ng establishment na pwede nyong isend sa kanila. Mahal pala yung mga pasalubong dito guys. So far, hindi pa kami nakakabili actually ng mga pasalubong kasi sabi ng mga ibang friends ko, mas mura daw sa Osaka. Hindi ko pa nakakonfirm ha, pero try natin. Ang mahal ng mga keychains, ng mga regular na pinapangpasalubong, ang mahal dito. Anyway, mahal naman yata lahat dito sa Japan. Ang mahal ng mga pagkain dito. Mahal din yung transpo. Parang walang mura actually. Yun lang naman yung mga may share ko sa inyo for today. I'm not really sure kung itutuloy ko tong vlog na to until tomorrow or kung ikakot ko na ba siya dito. But just in case, dito na nagtatapos yung vlog na ito. Again, this is our day 4 dito sa Tokyo and so far, so good. If you like this video, don't forget to hit the thumbs up button below. At kung di ka pa nakasubscribe, isubscribe mo na yan sa baba at itik mo na yung notification bell para notified ka every time we upload new videos. Huwag nyo na rin kalimutang i-share ito sa friends nyo para mas marami pa ang makanood dito sa channel natin. And kagaya na lagi ko sinasabi, thank you so much for watching this vlog and I hope to see you on the next one. Bye guys!